Ngayong summer, asahan na ang pagdami ng mga puffer fish o mas kilala natin yan sa tawag na butete. Pero ito, babala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So BFAR, huwag kainin ang isda nito dahil ito'y nakakalaso na nakamamatay. Nitong linggo lamang, dalawang bata ang namatay at siyamang na ospital sa Quezon Province dahil kumain ng butete. Balitang hatid ni Sherry Antores. Sa hitsura, di maitatangking nakakaaliw ang islang puffer fish o butete, lalo na kapag nakalobo na ito at tinatamaan ng sinag ng araw. May 20 klase ng butete at dito sa Pilipinas, madalas itong makuha sa Visayas, Palawan, Pangasinan, Bicol at Quezon. Ngayong summer ang kanilang breeding month kaya mas madali silang mahuli. Pero sa kabila ng nakatutuwang itsura, marami ang natatakot. At bakit nga hindi? Sa dami ng balitang nalason at namatay dahil sa pagkain ng butete. Ay, wala. Hindi ako naman nakakatikim na. Kasi ang alam ko, yung nakakalason daw, yung abdo ng butete. Wala pa pong nag-aalok sa inyo na magtinda noon? Kasi binibenta daw yun minsan sa palengke. Wala pa ako napapansin sa palengke dyan. Sa ngala ng butete, hindi ako kinakain eh. Kahit anong ubos sa butete. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang lason mo niyan ay hindi ho sa laman. Ang lason mo niyan sa internal organs, mostly doon sa ng digestion niya, na kung hindi sa liver, nasa spleen or abdo. So pag niluto ho, hindi tinanggalan ng laman loob, akakalato doon sa pinagtutuan kung ano, dito lang Miyerkules, dalawang bata ang namatay at siyam pa ang naospital matapos kumain ng butete sa Humalig, Quezon. Paliwanag ng Department of Health, 10 beses ang bagsik ng laso ng butete sa tapang ng cyanide. Wala pa raw gamot para labanan ang laso nito. Oras na makakain ng butete at madali ng laso nito, sabi ni DOH spokesman Dr. Eric Tayag, agad makakaramdam ng pangangapal ng labi at dila. Kasunod na nito ang pamamanhid na mukha at braso, pati na ng pananakit ng sikmura. May ilan daw na nagsusuka na sinasamahan ng pagkahilo at kalaunan, kahirapang huminga. At ang pinakahuli, ang paninigas o pagka-paralyze ng katawan. Unti-unti, mapaparalyze ka na noon. Kasama, ang kinatatakutan natin doon, at yun ang nagiging dahilan ng pagkamatay, napaparalyze yung muscles of respiration. Parang sa red tide. Kakaiba sa laso na to, hindi ka na gumagalaw pero gising na gising ka. So akala ng mga nakapaligid sa'yo, patay ka na. Sa bansang Japan at Korea, mga lisensyadong chef lang ang nakakapaghanda ng butete para kainin. Sa Pilipinas, taon-taon di bababa sa 10 kaso ng pagkalason sa butete ang naitatala ng DOH sa kabila ng mahigpit na paalala laban sa pagkain nito. Pag hindi mo kilala yung, hindi mo sigurado yung isda, huwag mong kakainin yun. So, dapat alam niyo yung isda sa lugar po ninyo. Sherry Antores, GMA News.